lumang istruktura sa San Vicente Ilocos Sur na sumasalamin sa kasaysayan ay dineklarang heritage site. Sundan sa GMA Regional TV Presents, hatid ni Ivy Hernando. Nilagdaan na ni Pangulong Duterte ang RA 11645 o ang pagtatatag ng Heritage Zone sa San Vicente Ilocos Sur, isang bayang bumubuo sa Metro Vigan. Layo nitong maprotektahan ang mga historical sites at cultural integrity sa lugar. Isa na rito ang Parish Church na matatagpuan sa mismong Heritage Zone. Hindi nila malaman man kung ano yung reason why na gigiba yung mga ginagawang simbahan until such time na gumawa sila ng shrine o simbahan dito sa San Vicente. Ito na nabuo yung San Vicente Ferrer Parish Church. 1951 ang bumuo ang Vigan ng kanilang gobyerno, kabilang ang tatlong baryo, Baryo Santa Catalina de Baba, Baryo Kawayan, at Baryo Tuano. Base sa kasaysayan, isang estatwa ang nalambat ng mga mangingisda. Kanila itong ipinagtanong sa mga praile ng Villa Fernandina na ngayon ay Vigan City na. At dito natukoy ng estatwa ay si St. Vincent Ferrer. Kaya kalaunan, ang Baryo Tuanong tinawag ng San Vicente. Dahil sa milagrosong santo, dinarayo na ito ng mga deboto mula sa iba't ibang lalawigan. Historical site din na may tuturing ang dating kapilya na ito na nasa bakuran ng San Vicente Integrated School. Matatagpuan din dito ang Palacio del Gobernador na dating bakasyonan ng gobernador ng Vigan. Narito rin ang tinatawag na baldi, animoy malalaking balon na ang iba ay lagpas tao ang taas. Tinawag namang Sitio Balde ang lugar na ito ng Barangay Bantaway dahil dito matatagpuan ang apat na balde. Mayroon din ito sa Barangay Lubong at Barangay San Sebastian. Halos lahat na ipatayo malapit sa mga anyong tubig. Dito raw kasi kinukulayan ang mga telang abel, ang industriya ng indigo. Sa ilog naman ng Bantaway naganap umano ang Basi Revolt noong 1807. Sa ngayon naka-cobblestone na rin ang Heritage Zone ng San Vicente. Yan na po yung talagang inaasahan namin dito sa San Vicente, ma'am, na magiging contributory din, ma'am, sa development of the town. Dakkel ng oportunidad mi nga taga San Vicente, to madunto matinegosyo nga umay dito'y ayan mi. Inaasahan na magpapasa ng ordinansa ang LGU para sa pagpapanatili at pangangalaga ng Heritage Zone alinsunod sa Philippine Heritage Cultural Act. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando. Ito ang aking special report.